Announcement. Inuulit ko kung sino man po ang i-add ng fake account na yon, hindi po akin yun. Report nyo po na fake account. Wala na pong FB si Commander GH. Simulan na po natin ang kwento. Magandang araw sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng channel ni Commander. Ako nga pala si Ellie. Taga rito po ako sa General Santos City. Kagaya ng iba ay gusto ko rin magbahagi ng karanasan at mas pinili kong ibigay kay Commander ang aking kwento dahil sa ganda ng buhay ng kanyang pagsasadula. Ang kwentong ito ay nangyari taon ng 1999. Sa kapanahunan na ito, Commander, ang edad ko ay 25. Nagtatrabaho ako noon sa Batangas. Isipin nyo, taga Mindanao ako pero sa Batangas ako nagtatrabaho. Mas pinili ko kasi, Commander, na lumayo sa aking stepfather. Mahirap kasing makisama, tsaka hindi maganda ang pakikisama sa akin ng aking stepfather. Kaya ako napunta ng Batangas upang magtrabaho sa pier. Meron kasi akong tiyuhin doon, Commander, si Tito Mon. Siya ang nagpapunta sa akin doon dahil palagi ko siyang sinusulatan na kung maaari ay pumunta ako sa kanya. Kahit na ano ng trabaho ang danasin ko, makaalis lang sa lugar namin sa General Santos City dahil mukhang pinaglihi sa sama ng loob ang aking stepfather. Wala na po kasi ang aking ina, Commander, kaya't sa kanya na kami nakatuloy. Kaya lang minamaltrato kami nito na para bang ibang tao. Ah, mabuti naman at natuntun mo tong bahay ko. Wika ni Tiyo Mon. Natuntun ko naman po, Tiyo. Tama naman po yung address na binigay nyo. Tamang-tama. At bukas na bukas, sasama ka na sa akin sa pier. Maraming mga pasahero ngayon. Mga nag-aalisan. Uuwi ng Mindanao at nung kung saan-saan pa man. Marami tayong peperahin ngayon. Magbabakasyon na. mainam po kung ganun. Teka, bakit parang may lungkot sa iyong mga mata, pamangkin? Kasi po, naalala ko lang po yung mga iba kong kapatid. Paano naman po sila ron? Napakasama po ng ugali ng aming stepfather. Ganito na lang ang gawin mo. Kapag nakaipon ka rito, kumuha ka ng isang bahay at lahat ng mga kapatid mo, papuntahin mo na rito. Ilang taon na ba sila? Yung dalawa po, parehas 15. Parehas 15? Bakit? Ibig ko pong sabihin, isang 15, isang 14. Tapos meron po kaming bunso. Sige. Umipon ka ng umipon ng pera at nang sa ganon, ilipat mo na sila rito. Mahirap yung ganong nakikitungo sila sa stepfather nyo. Sige po, Tiyo. Commander, hindi po ganon kadali makisama sa mga panibagong taong nakakasama ko sa trabaho. Sabihin na natin na meron akong ugaling hindi maganda, pero yung mga nakakasama ko ay ganun din. Ang kalakaran po kasi, kung kanino magpabuhat ang pasahero, dapat sayo lang ang kikitahin. Kaya lang, meron pa palang natatawag na pinakabos. Bago mo makuha yung kikitain mo ay dadaan pa rito. Yon ang hindi ko nagugustuhan. Kaya't nang dahil don, naranasan kong makipag-away sa isa sa mga tauhan sa pier. Pinipigil na lang ako noon ni Baldo. Sinasabi niyang ganyan daw talaga rito. Kailangan lang daw namin makisama at nang sa ganon, tumagal kami sa trabahong ito. Naku, Baldo! Buti na titiis mo yung ganito. Talaga may araw din sa akin yung tao na yan. Hindi ako papayag na yung kita ko hahatiin niya. Ano siya, sinuswerte? Kaya nga ako pumunta rito eh. Tapos, yung paghihirapan ko sa kanya ay kalahati. Hindi pwede yun, Baldo. Alam mo, Ellie, marami nang ganyan dito. Maging ako nung una ay nagre-reklamo ako. Pero iniisip ko na lang
na kahit paano ay meron pa rin napupunta sa akin at naipapadala ko sa aking pamilya sa probinsya. Teka, saan ba yung probinsya mo, Baldo? Tagailo-ilo ako. Ah, siya nga pala, may asawa ka na? Wala. Wala akong asawa. Naghanap nga ako ng mapapangasawa eh, kaya lang mukhang wala namang papatulo sa akin. Ganun ba? Parehas tayo. Makalipas ang dalawang buwang pagtatrabaho ko doon, Commander, naglakas ako ng loob na kausapin yung tinderang madalas naming binibilhan ni Baldo. Napapansin ko kasi na sa tuwing makikipag-usap ito sa akin ay maganda ang ngiti niya. Samantalang pag si Baldo ang kausap noon, aabutan lang ng binili tapos sisimangot na. Hindi nga ako nagkamali, Commander, na yung babaeng sikat, sabihin na nating may gusto pala sa akin. Kat ang kanyang pangalan. Mas maedad ako sa kanya ng 3 taon. Siya po ay tindera malapit sa pier. Naging kaibigan ko siya. Kapag meron siyang problema, sinasabi niya sa akin. At kapag meron din akong problema kagaya sa aking pamilya, wala naman akong ibang mapagsabihan kung hindi si Waldo tapos si Kat. Isang gabi, nag-iinuman kaming dalawa ni Baldo. Malapit lang naman yon sa bahay ni Tio Mon nang biglang dumating si Kat. Oh, Eli, nagiinom ka na naman? Kat, hindi. Konti lang to. Kahit na. Hindi ba minsan nahihirapan kang huminga? Lakas-lakas mo pang manigarilyo. Eli. Pare, di mo pa nga asawa to eh. Pinipigilan ka na. Hindi rin kami magkami. Ano? Ibig sabihin, hindi rin kami. Ah, okay. Ano bang pakialam mo ha, Kat? Nagiinom lang naman kami ng tropa. Hindi naman kami ng bababae rito. Eh kahit nga mambabae kayo, wala naman akong pakialam eh. Eh ganun naman pala eh. Ano pang ginagawa mo rito? Eli, halika nga. Kat, ano ba? Uwi ka na. Hindi, hindi ako uwi. Bakit nga? Galit na galit sa akin si Kat nung minsang mahuli niya akong umiinom. Sumama naman ako sa kanya at iniwanan ko muna si Baldo. Nagpunta kami sa gilid ng dagat. Matapos nun ay nagkwentuhan kaming dalawa. Dito niya sinabi sa akin yung malalim niyang problema. Wala rin akong kaalam-alam, Commander, si Kat pala ay nakikisama lang sa kanyang stepmother. Ganon? Kaya pala yung mukha mo kanina para kang sinabunutan ng kung sino. Sinabunutan niya talaga ako. Ayoko na sa kanya. Alam mo, parehas lang tayo ng buhay. Ganyan din naman ako. Eh kaya lang walang pagpipilian eh. Kaya alam mo ginawa ko, umalis ako sa General Santos. Umuwi ako rito sa tiyuhin ko. Dito sa Batangas. Dito kasi kahit paano, makakaluwag-luwag ako ng hininga. Hindi katulad dun. Para akong nasa impyerno araw-araw. Dahil sa sama ng ugali ng stepfather ko. Kahit nang buhay pa si nanay, ganyan ang ugali niyan. Tulungan mo nga ako. Ha? Anong may tutulong ko sa'yo? Hindi ba? Yung kasama mong si Baldo, taga Iloilo? Oo, bakit? Pwede bang doon na lang tayo magtrabaho? Nako, mahirap yung sinasabi mo. Tsaka, anong tayo? Ano bang ibig mong sabihin, ha? Ayaw mo akong samahan? Pababayaan mo ako? Hindi naman sa ganun. Tsaka, anong gagawin natin doon, eh? Sabi nga ni Baldo, wala naman daw trabaho sa lugar na yun. Kahit ano na lang, sige na. Ano gusto mo, sa iba ako sumama? Eh, ba siyempre hindi ako papayag ng ganun. Ano? Gusto mo ba? Eh, teka, kakausapin ko muna si Baldo. Ang labo mo namang kausap, Eli. Nako. Sige, ganito. Ha? Ganito. Bumalik tayo sa inuman at kausapin natin muna si Baldo. Pagbalik namin, Commander, sa inuman,
si Baldo ay nakadukdok na sa lamesa. Hindi pa naman ito siguro lasing. Baldo! Uy! Bakit ba? Oh, bumalik ka! Pare, ba't kasama mo pa tong babae na to? Kala ko hinatid mo na yan pa uwi. Di pare, meron sana ako sasabihin eh. Di ba, taga saan ka na nga uli? Iloilo. Oh, Iloilo. Pare, meron bang trabaho dun? Meron din naman. Eh, kaya lang, malungkot dun. Malalayo ang mga kabahayan. Tsaka ano bang gagawin niyo ron eh? Ako nga, ayoko sa lugar namin eh. Kasi pare, ganito yan. Si Kat, eh gusto nang umalis dito. Eh nagpapasama sa akin, wala naman akong maisip na puntahan kundi sa inyo. Pare, doon na lang kaya tayo magtrabaho. Pwede. Tamang-tama. Namimiss ko na rin naman ang aking inay at itay. Oh, pare, ano? Payag na? Oo, sige. Kailan ba? Eh, ikaw. Meron pa naman akong konting pera dito, kaya lang, paano naman kayo mga kapatid ko? Papadala sana ako sa kanila bukas eh. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, makaalis tayo at saka bibigyan kita ng pera pampadala sa kanila. Eh, yun naman pala. Eli, bukas na bukas, umalis na tayo rito sa lintek na lugar na to. Bakit? Basta, ayoko na rin dito. Mainam pa ron. Dito eh, lahat na lang yata ng klase ng taong halang ang bituka. Eh, kasama na natin sa pier. Lasing ka lang, pare, lasing ka lang. Sige na, tulog na. At bukas ha, mga anong oras kaya? Eh, kumporme kung anong oras ang layas ng barko. O sige, kita na lang tayo ha. Oo, sige. Maayos naman akong nakapagpaalam kay Tio Mon at pinayagan niya ako. Mabait talaga ang aking Tio Commander dahil binigyan pa niya ako ng karagdagang pera. Hindi kasi siya naniniwalang sa samahan ko lang si Kat na pumunta ng Iloilo. Ang pinaniniwalaan ni Tio Mon, mapapangasawa ko na ito. Huwag ko raw kalimutan na sumulat sa kanya kung sakaling kami na nga talaga ni Kat ang magkakatuluyan. Habang naglalayag ang barko, naroroon kami sa gilid. Sa totoo lang, Commander, napakasarap pala sa pakiramdam yung bumibiyahe ka sa karagatan na merong kaakap. Nasasapol namin ang napakalamig na simoy ng hangin. Gustong gusto naming dalawa ito ni Kat. Ano? Ayos ba? Ayos na ayos, Baldo. Salamat ha. Buti hindi ka nag-aalangan sa amin na isama kami sa inyo. Eh, bakit naman ako mag-aalangan? Kaibigan kita, di ba? Ibig kong sabihin, eh baka may masabi yung mga magulang mo kasi nagdala ka ng pabigat na tao. Bakit? Magpapabigat ba kayong dalawa doon ni Kat? Siguro naman eh, kompleto pa ang inyong mga kamay at paa. Malakas pa ang inyong mga katawan at malino pa ang inyong mga mata. Oo naman. Bakit? Nang dahil doon sa kompleto pa ang inyong buhay at wala kayong sakit, pare-parehas tayong magtatrabaho sa Iloilo. Oo nga. Eh, paano mo nasabing pabigat? Ay, hindi kasi, naisip ko lang kanina, Baldo. Pasensya ka na. Hindi, wag mong iniisip yon, Eli. Akong bahala sa inyo. At siya nga pala, mabanggit ko na rin. Sa likuran ng bahay namin ay merong lumang bahay dun. Sasabihin ko kay inay na dun na lang muna kayo, ha? Sige, pare, salamat. Nang dumating na kami ng Iloilo, siguro mga alas dos na ng hapon. Kita ko yung mga tao ron. Pinagtitinginan kami. Baldo, ba't ganyan mga tao rito kung makatingin? Mukhang ngayon lang yata nakakita ng dayo. Alam mo, Eli, siguro kahit ako ang sumama sa inyo, pagtitinginan tayo. Ganyan naman talaga ang buhay. Kapag nakakita ng bagong mukha sa barangay, pagtitinginan, pagchichismisan. Sa bagay, ganyan din sa amin. Eh kahit ka makukunti ang mga kabahayan dun eh, pag minadaanan kang isang bahay dun, pagtitinginan ka ng mga tao. Dahil nga bago, diba? Oo, tama. Eto na tayo sa bahay namin.
Oh, Kat! Bakit parang hindi ka masaya? Eh, masaya ako, Baldo. Pero, paano kayo nabubuhay dito? Paano ba ka mo? Siyempre, kahit saan ka naman magpunta kung gusto mo maghanap buhay, magagawa mo yan. Hindi ba, Ellie? Oo. Kat, huwag mo na itanong. Naitanong ko lang kasi paano kung ano magiging hanap buhay natin dito. Yan naman ang hirap sa iyo pala, Kat. Mag-aaya ka rito sa amin sa probinsya. Tapos, magtatanong ka paano na kayo? Eh, nandito na tayo eh. Bahala na kung anong maging buhay natin dito. Kung ano man ang kakainin ko at ang pamilya ko, yun din ang kakainin nyo. Sige. Pagdating namin sa mismong bahay, agad na sumalubong sa amin yung tatay at nanay ni Baldo na medyo may edad na. Sino tong mga kasama mo, anak? Ay, tay. Siya nga pala. Si Ellie. Tapos yung kanyang kasintahan na si Kat. Tuloy kayo mga iha. Iho. Salamat po. Ako nga pala si Lino. Tatay ako ni Baldo. Magandang araw po. Mano po? Hindi na, huwag na. Pagpasok namin, Commander, ay nakahanda na ang masarap na pagkain. Kumain kami agad nang dahil sa gutom. Dahil sa layo na rin ng aming biyahe. Sarap ng luto nyo. Anong luto to? Parang di ko man lang to natikman sa General Santos. Yan ang specialty ng aking inay. Adobo na merong kaunting dugo. Ha? Ano yun? Hindi ba, inay? Yan ang aking specialty rito. Huwag kang mag-alala. Walang lason yan. Hindi ko naman po sinasabing may lason, inay. Sarap nga po eh. Siya nga pala. Pagkatapos niyong kumain, nakahanda na ang tulugan niyo sa likod upang kayong dalawa ni Kat ay maglabing-labing. Good luck, iha. Good luck. Sa aking palagay, wala pang nakakahawak sa'yo. Wala pa ho talaga. Baka pwedeng bukod na lang po ako ng kwarto. Hindi maaari, iha. Sige na. Mabait, Commander, ang pakikitungo sa amin ng magulang ni Baldo. Maging si Baldo ay hindi ko nakitaan nang anumang bagay na pwede naming pag-awayan. Tama nga ang kanyang sinabi, kung ano na lang ang maging hanap buhay namin. Kasama ko si Baldo palagi, nag-uuling kami. Minsan nagiging kargador sa palengke, minsan ay umi-extra sa pagtutulak ng mga kung ano-ano doon. Baldo? Baldo? Oh, bakit? Di ka ba nagsasawa rito? Bakit naman ako magsasawa? Eh, kasi napakatahimik. Pagsapit ng alas 6, ala ng tao. Alam mo, dito ako lumaki. Wala nang masasarap pa sa mismong lugar na iyong kinalakihan. Kung saan ka pinanganak, kung saan ka lumaki, yon ang babalik at babalikan mo. Manggaling ka man sa kabilang bansa, sa tawid dagat o sa Ibayo o kung saan pa man, hahanap-hanapin mo pa rin ang probinsyang iyong kinalakihan. Ganyan tayong mga probinsyano, hindi ba? Sa bagay, siya nga pala, kailan ulit tayo magtutulak ng kariton? Baka sa isang araw. Alam mo naman yung matandang yun. Kailangan palagi ng tagatulak nun. Maswerte nga ka mo tayo, Ellie, dahil nung isang araw na tiyambahan natin siya, hirap na hirap siyang hatakin yung mga bunga ng buko niya na nakalagay sa kariton. Bakit kasi hindi siya bumili ng kalabaw niya? Malay ko ba sa matandang yun, kuripot eh. Commander, dahil sa pagsasama naming dalawa ni Kat, hindi maiiwasang merong mangyari. Nagkataon na nabuntis ko ito. 3 buwan ng buntis si Kat. Dito na kami nakaramdam ng kakaibang paramdam sa lugar ni Baldo. Isang gabi, tulog na ako noon eh. Pilit akong ginigising ni Kat dahil
meron daw siyang nakikitang gumagalaw sa gilid ng malaking puno. Ellie! Ellie! Oh, ano ba? Tignan mo to. Alin? May tao. Natural may tao dyan eh. Kapitbahay natin sila, Baldo eh. Hindi, dito sa likod. Ah, kakainis ka naman eh. Ano ba yung... Nakita mo? Teka. Si Baldo ba yun? Bakit? Laki ng katawan, nakahubad. Laki ng tiyan. Yun ang sinasabi ko. Aray, yung tiyan ko. Teka, sandali, sandali. Baldo! Tinawag ko si Baldo. Maya-maya pa ay bigla itong dumating. Oh, bakit? Ano nangyari? Sinong gumugulo sa inyo rito? Oh, teka, bakit may pataga ka pa? Eh, hindi ko gusto yung sigaw mo eh. Ano ba nangyari? Kasi may ano eh, may tao sa likod. Tao? Oo, nakita siya ni Kat. Kat, ilang buwan na ba yung dinadala mo? Tatlo na. Kaya naman pala umaligid na ang mga demonyong yun. Sino? Sino sinasabi mo, Baldo? Eh, sino pa? O di yung mga taong kumakain ng kapwa tao? Ano yun? Aswang? Totoo ba yun? Alam mo, dito sa lugar namin sa Iloilo, babaguhin ang iyong paniniwala. Kung sa lugar mo sa General Santos ay hindi ka man lang nakakita o hindi ka nakaramdam, dito mababago ang paniniwala mo dahil ikaw ang makakasaksi. Anong ibig mong sabihin doon? Aswang yung nagmamanman sa amin? Parang ganun na nga. Mabuti na lamang at gising pa ako. Yung mga ganyang klase ng tono ng pagtawag, alam ko ibig sabihin yan. Oo siya, sige. Pasensya ka na sa abala. Hindi, ayos lang yun. Kung meron kayong kailangan, tawagin mo lang ako. Kahit anong oras, madali ako magising. Kilala mo ako. Oo, sige. Yun yung unang beses na may nagparamdam sa amin na aswang. Ultimong sikat ay hindi naman naniniwala sa ganun. Dahil hindi naman siya taga rito. Halos gabi-gabi, Commander, ay kumikirot ang tiyan ng aking napangasawa. Isang araw, habang kami ay nagtatrabaho ni Baldo, napansin kong may asong sumusunod sa amin. Binato ni Baldo ng buko yung aso at sinabing, "Subukan mo pang bumalik, ipakakarni kita sa kasama ko." "Huy, ayusin mo, huwag ganoon, di ako kumakain ng aso." "Eh ako, kumakain ako ng aso. Magkarni ka nga na tao, tas iluto mo, kakainin ko." "Biro lang." "O siya, sige." Matagal pa ba yan? Dalihan niyo at malapit ng aking kubo." "Nandiyan na ho, tatang." "Nakita ko kanina meron kayong binabato." "Oh, eh sunod ng sunod yung aso eh." "Ang asong yon ay minsan ko pa lamang siyang nakita. Kulay itim siya tapos malaki. Siguro, aabot hanggang bewang natin pare-parehas, ano?" "Oo, tatang. Tama po kayo." "Eh, tatang, huwag ho sana kayong magagalit ha, pero meron lang akong tatanong." "Ano yun, Ellie?" "Totoo po bang may asong dito sa Iloilo?" "Ano ka ba naman, Ellie? Ikaw na ang nakakita eh. Tinatanong mo pa?" "Aswang baka mo. Tumanda na ako rito pero... sa totoo lang, mahirap mang itanggi pero totoo, maraming aswang dito sa amin. Pero hindi lahat ng tao rito aswang." "Oh, kita mo, mayroon ng patunay, di ba?" Oo. Pagsapit ng hapon, Commander, wala akong kaalam-alam na yung asong yon ay sumunod pala sa amin. Nakita ko na lang siyang hinihimas ng aking asawa. Kasi yung asawa ko ay nasa upuan sa loob ng aming bahay, tapos yung aso ay nakakubabaw yung dalawa nitong paa sa hita ng asawa ko at hinihimas niya yung ulo. "Oh! Bakit? Bakit nandito yan?" "Ano ka ba? Kabait-bait ng aso oh. Ayaw mo nun, meron na tayong bantay." "Hindi! Sabi sa akin ng matanda, aswang daw yan." "Sinong matanda?"
Yung matanda ron sa bukuhan, yung may-ari ng bukuhan na pinagtutulakan naming dalawa, ni Baldo. Lumabas ka rito. Tatagain kita. Commander, kahit na anong pananakot ko sa napakalaking aso, ayaw nitong umalis. Kahit na tinamaan na siya ng pabaligtad na talim ng gulok, ayaw pa rin niyang umalis. Gustong-gusto ng aso na yun, nakatabi ang aking asawang sikat. Hanggang sa pinabayaan ko na lang ito at aking inuobserbahan, sinabi ko kay Kat na wag muna siyang lalapit sa aso at magdamag akong hindi matutulog. Bandang 11 ng gabi, hindi pa rin ako inaantok. Yung malaking aso ay naroroon pa rin. Maya-maya pa, dito ko narinig yung napakalaking boses ng aso nang ito ay tumahol. Dahil ito ay nasa loob ng bahay at ayaw lumabas. Tapos nakabukas pa yung aming bintana. Kitang-kita ko, Commander, nang ito ay talunan yung bintana. Sa ilang iglap lamang, agad na napunta sa labas yung malaking aso. Nagulantang din noon ang pamilya ni Baldo, kaya't madali silang pumunta sa bahay habang may mga dalang pataga. Ano nangyari? Ano yan? Wika ni Baldo. Ewan ko, parang may hinahabol yung aso dun. Nako, may aswang. May aswang. Sigaw ng tatay niya. Madali kayo, habulin nyo. Sabi naman ng kanyang ina. Nang puntahan namin, Commander, kung sino ba yung nadakman ng malaking aso, kitang-kita namin yung isang taong punong-puno ng langis sa katawan. Meron itong mga naghahaba ang mga ipin. Hindi siya pinakawalan ng malaking aso dahil kagat-kagat nito yung tagiliran ng aswang. Gumaganon yung aswang habang yung aso ay ayaw siyang bitawan dahil nakabaon na sa kanyang tagiliran yung mga malalaking pangil ng aso. Hindi ako makapaniwala, Commander, na yung asong aking sinasaktan, siya palang magsasalba sa aking asawa. Meron palang mga ganon na kahit hindi mo tawagin, kung gusto kang tulungan, kusa itong sasama sa iyo. Ang nakakagimbal, Commander, yung palang aswang na yon na mayroong pangit na mukha, ito pala ay kamag-anak pa ni Baldo. Sinabi sa akin ni Baldo na hindi naman daw sila aswang, bukod tangi lang daw yung kamag-anak nila na yon na nakilala namin doon. Siya lang daw ang nag-iisang aswang at hindi rin daw nila alam na aswang yon. Hindi ko labas akalain na aswang ka pala, ha? Yun lang ang sinasagot ng lalaking aswang. Kamag-anak nila yun, mismong kadugo nila, pero hindi nila alam na ito pala ay isang aswang. Yung aso nang dahil sa galit, tinangkapan itong kagatin yung liig ng aswang. Mabuti na lamang, Commander, at napigil ko pa ito. Ang pinagtataka ko, kapag yung malaking aso, sinabihan ko ng mga bagay na ganito, madali itong nakakaintindi. Sumusunod ito sa aking kagustuhan. Pagkatapos nun, bumalik na ako ng bahay. Tapos yung kanilang kamag-anak na aswang ay hinayaan na nilang makaalis. Kinabukasan, Commander, hindi na ako nagtagal pa sa lugar nila. Isinama ko na si Kat papauwi ng General Santos. Bahala na kung anong mangyayari sa buhay namin. Bahala na kung saan kami pupulutin. Naiisip ko yung malaking aso. Hindi ko naman ito pwedeng isama sa biyahe dahil sa layo, at saka bawal siguro yon isakay sa kung anumang sasakyan na sasakyan namin. Dito na lamang ang asong ito. Mag-iingat kayo sa biyahe nyo, Ellie, Kat. Pare, kung meron kang kailangan, ha, huwag kang magatubiling pumunta rito. Huwag mong isipin yung kamag-anak naming aswang. Akong bahala ron. Titigpasin ko ulo niya sa susunod na gabi, ha?
Naku pare, wag naman ganun. Kawawa naman kapag anak nyo pa rin yun. Eh ba syempre, hindi po pwede yung tataluhin niya yung kaibigan ko. O siya sige, mag-iingat kayo ha. O sige. Nang makauwi na kami ng General Santos, unang tingin pa lang ng stepfather ko sa aking asawa at sa akin, meron na itong nabanggit na hindi maganda. Ano ba? Lalayas ka rito nang hindi ko alam, tapos babalik ka ng ganun lamang kadali? Anong akala mo, Eli? Ang bahay na ito, iyo? Yung mga kapatid mo, ilang buwan mo nang pinabayaan hindi ka nagpapadala ng pera. Inatang mo sa akin lahat ang responsibilidad. Anong klase kang kapatid, ha? Panganay ka pa naman. Itay, huwag mo akong tawagin itay. Anong gagawin nyo rito? Dito kayo maniniraan? Dito kayong papabigat? Buntis pa yung asawa mo. Maghanap buhay ka, Eli. Huwag mong iasa sa akin. Itay, hindi ko naman po sinabing iasa sa inyo, ah. Ipasalamat nga kayo, dinala ko pa rito yung mapangasawa ko, eh. Kesa naman yung ganun na ni hindi nyo man lang makikilala, lalabas na napakabastos ko naman. Bakit hindi ba? Hindi ka mabastos? Nilayasan mo nga kami. Iniwan mo yung mga kapatid mo. Hindi ka nagpadala ng pera. Tignan mo itsura. Parang mga hindi na kumakain. Pero ganun pa man, Eli. Hindi ko pinabayaan ng mga kapatid mo. Ngayon, linawin mo sa akin, saan kayo titira ng babae mo? Bahala na po. Bahala na. Maraming namamatay sa salitang bahala na. Iha, anong pangalan mo? Ako ho si Kat. Kat? Gandang pangalan. Gandang babae. Nagpaloko ka sa pamangkin kong walang kwenta? Pamangkin? Anak-anakan. Ganon din yun. Ganon din ang turing ko sa'yo. Pasensya na po kayo, no? Pero wag naman po kayo ganong magsalita. Sa totoo lang po, kaya lang naman po kami nagpunta rito ni Ellie kasi napag-usapan naming magpakita sa inyo bilang respeto. Kung magpapakita kayo rito, tapos wala man lang kayong dala at magiging pabigat lang kayo rito sa bahay ko, maaari ba? Umalis na kayo. Aalis kami rito, pero isasama ko yung mga kapatid ko. Wala akong pakialam, Ellie. Isama mo yung mga kapatid mo. Sige na, lumayas na kayo. Isinama ko ang aking mga kapatid, Commander. Hindi ako nangilag na dalhin silang lahat. Kahit na nung araw na yon ay wala kaming pupuntahan. Mabuti na lamang yung isa kong kaibigan doon. Nakita kami na nag-aabang ng sasakyan sa kanto. Yun ang tumulong sa amin upang meron kaming matuluyan sa araw na yon. Commander, hanggang dito lamang po ang aking kwento na may pamagat na aso at aswang. Salamat po. Salamat din po Kuya Eli sa pagbabahagi ng iyong kwento. Pasensya na po kayo dahil maingay. Sa susunod po na video natin sa Apo Maynard, doon po tayo babate. Sana ay kung meron akong malampasan, wala pong sasakit ang loob. Inuulit ko, hindi po ako yung nag-a-add sa inyo na bagong FB na Commander GH. Wala na po akong FB. Mag-iingat po kayo dyan, baka po kung ano gawin yan. Okay? Sana po ay nagkakaintindihan tayo. Paki-like po ng video na ito at maraming salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads dahil malaking tulong po ito sa akin. Yun lang po ang gusto kong sabihin at mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye!